muna dito yung self-test. Tapos, i-gagano lang, i-unlock natin. Tapos, i-drop ito sa taas. Then, let's just click. Wow! So, ito yun na yung end. Hey mga kaigala, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please don't forget to like, comment, and subscribe. So for today's video, mangingialam tayo ngayon sa package ni Daddy. So ito yung receipt printer nakalagay dito. High speed printing, reliable, and cost effective. Easy maintenance, compatible with ESC POS commands. So, receipt printer. So, may kasama siyang, so I think galing to sa Lazada or sa Shopee. So, hindi ko pa alam yung price. So, kung malalaman ko, ilalagay ko na lang dito. So, syempre, ako yung mag-aano nito kung paano siya gumagana. So, ipapakita ko din sa inyo in case gusto niyo din malaman kung paano ito gumagana. And alam ko yung iba dito is naghahanap talaga ng tutorial kung paano ito yung gawin. So yung gamit natin ngayon is yung Oppo Reno 2F. Yung gamit natin kanina is yung Oppo Reno 6Z. So yung bago ako sa mukha ko dito guys. So, ayun, ipapakita ko na sa inyo itong, ito yung wire niya. Ayan, ganyan yung wire. And then, sabi ni Mami parang ang Bluetooth ala ito. Hindi ko pa alam. So, ipapakita ko din sa inyo. So, ito yung, parang may nakasulat pa dyan. So, check. So, dito ata yung power button. And then, ito ata yung connection para dito. So, aalamin muna natin yan before ko i-share sa inyo para tama din yung mga information na mabibigay ko sa inyo. So, ayun, titignan ko muna kung paano to siya gumagana. So, ito yung first nating gagawin guys. I-open natin itong Peddler na app. So, kung wala pa kayong ganito, pwede nyo siyang i-ano sa Play Store. So, dito sa POS, pwede kang makapag-add ng product. Example, mag-i-example ako dito guys. Motor parts. Product name, throttle. Cable white DX 125. So price, example lang to guys, 42 ha. So naon, tapos cost ewan, pwede nyo na syang laktawan. Tapos variant, so may add-on din dito, description. Pwede kang maglagay ng mga description. And then notes. Selling method. So, save na natin guys. Example, ganito guys. Isa pong throttle cable and then CDI XRM. Tapos, itong review is slide right lang natin.
And then, pwede natin ilalagay. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Tapos ilalagay natin dito. Cindy Rendende. Yung customer's number. So, hindi na. Tapos, dito pwede ka maglagay. Thank you for chasing and GMC motor parts. Ayan. Tapos, confirm. So, pwede natin itong ilagay sa cash. And then, click lang natin to. Example, 200. So, automatic na may calculator dito, guys. Tapos, receipt. Then, ito yung receipt, guys. 005. And then, print receipt. So, ngayon naman guys, ituturo ko sa inyo kung paano i-connect ito sa printer. So, just click account. Then, hanapin nyo lang yung printer and scanner. And then, wala tayong barcode reader. So, no tayo dito. Tapos, yes. And then, just follow the steps. So, first, pwede nyo dito na kayo mag-on ng Bluetooth. And then, next. Then, done na tayo dito guys. In the location settings, i-on natin yun guys. Tapos, barcode scanner. Tapos, by the way, before nyo itong gagawin is i-on nyo na muna yung printer scanner nyo. And then, ito yun na yung scanner. Yung scanner na naka-connect. So, just done. Ayan. By the way guys, ito yung wire para sa connector ata sa laptop or ano man yan. And then, by the way, kung gusto nyo mag-try, may ano sila dito, self-test. Makikita nyo din yan sa manual. Oops. So, open nyo muna tong sa loob kasi pag open nyo yan guys, is hindi pa talaga yan nakabukas. So, example, gusto nyo mag-try. So, may self-test tayo dito guys. Ilalagay ko muna siya dito. Guys, nalagay ko na dito yung self-test. Tapos, i-gaganyan lang natin. Tapos, i-drop itong sa taas. Then, lock. Ayan, nalock na siya guys. Then, just turn on. Then, may lalagay dito na color red. So, let's just click. O, diba? So, ito yun na yung end. Ayan, guys. Ito yung self-test. So yun mga kaidala, hope nakatulong itong video na to. And kung may mga question kayo and kung may mga suggestion kayo next kung gagawin na video or kung gusto, may gusto pa kayong linawin, pwede akong gagawa ng isang another video na naman dyan. So comment lang kayo sa comment section and don't forget to comment hashtag ano yun? Hashtag shoutout para ma-shoutout ko kayo sa next video. So yun lang mga kaidala. Thank you for watching and see you in my next video. Bye-bye!